Hi, this is Mardy once again, and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folktale, ang Alamat ng Kamatis. Ito ay tungkol sa isang ulirang ina na nagtiis ng katakot-takot na hirap sa buhay. Ating alamin kung ano ang pinagmulan ng kamatis. Ang Alamat ng Kamatis. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. Siya ay si Kamalya. May asawa't mga anak si Kamalya, ngunit siya'y nagtiis ng katakot-takot na hirap. Maraming bisyo ang asawa ni Kamalya. Bukod sa hindi na siya nabibigyan ng pera, ay sinasaktan pang madalas. Dahil sa halos wala ng pambili ng pagkain, naisipan ni Kamalya na pumasok na labandera sa kalapit bahay. Nagtiis siyang maglaba sa buong maghapon. Hindi niya maatim na makitang ang kanyang mga anak ay mag-iiyakan sa gutom. Nang malaman ng kanyang asawa ang paglalabandera niya, ay palaging kinukuha ang kinikita niya. Yaoy inuubos lamang sa alak at sugal. Pag hindi naman niya ibinibigay, ay sinasaktan siya. May mga kapitbahay na naawa kay Kamalya. Madalas ay binigyan ang mag-ina ng pagkain at mga lumang damit. Gayon na lamang ang galit ng asawa ni Kamalya nang mabatid ang tungkol sa pagbibigay tulong. Ayaw nitong tatanggap ang asawa't mga anak ng anumang tulong sa mga kapitbahay. Pinagsabihan si Kamalya na pag tumatanggap pa ng mga bigay ng kanilang kapitbahay, ay siguradong masasaktan siya. Dahil doon, hindi na binigyan si Kamalya ng kahit na anong tulong ng mga mababait niyang kapitbahay. Ayaw nilang masaktan pa ang kawaawang babae. Nahabag ang panganay na anak ni Kamalya sa kanya, kaya napilitang magtrabaho ito. Paglilinis ng sapatos doon sa bayan ang kanyang hinarap. Nang matuklasan ng ama na kumikita ang anak sa paglilimpyo buta, katulad ng ginawa sa kanyang ina, ay kinuha rin niya ang kinikita. At gaya ng dapat asahan, inuubos din sa sugal at alak. Sa gayon, madalas na hindi kumakain ang mag-ina. Dahil sa patungpatong nakahirapan at labis na panghihina, dala ng kakulangan sa sustansyadong kailangan ng katawan, nagkasakit si Kamalya. Hindi nagtagal ay namatay siya. Bago nalagutan ng hininga, ang kahabag-habag na may nasabi sa mga anak. Ang bangkay ni Kamalya ay nilibing sa likuran ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, may tumubo roon isang halamang ang bungay mapupula. Nagtataka ang lahat sa nasabing halaman, at nang kanilang subukin tikman, ang bunga ay nasarapan sila. Dumami ng dumami ang nasabing halaman. Ang bunga niyon ay naipagbibili ng magkakapatid sa mga tagabayan. At bumuti nga ang kanilang buhay
katulad ng sinabi ng kanilang ina bago ito na mayapa. Nagkatotoo rin na nagbago ang ugali ng kanilang ama. Nagsisi ito sa mga nagawang pagkukulang. Minahal na niyang mabuti ang mga anak. Ang halamang nagbigay ng bagong buhay sa mga anak ni Kamalya ay tinawag na Kamatis. Ito'y kuha sa pangalan ni Kamalya at sa kanyang pagtitiis sa buhay, Kamalya Pagtitiis. At nagmula noon, ang kamatis ay nakilala bilang isang masarap na pagkain at pampalasa sa ulam. Ang aral na makukuha sa kwentong ito, ang domestic violence na tinatawag ding domestic abuse ay may kasamang physical, emotional, at sexual na pang-aabuso sa relasyon ng mag-asawa o sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. At ang problemang ito ay hindi dapat isawalang bahala. Kung nangyayari sa iyo ang pang-aabuso sa bahay, it is very important to tell someone at tandaan na hindi ka nag-iisa. Maraming salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to like, comment, and subscribe.